ang isa sa pinakamahusay na sentro sa kasaysayan ng liga, 2-time most valuable player, pangalawa sa all-time scoring at rebounding leaders, 16 na beses naging kampiyon at number 1 sa all-time games played. Siya po si Alberto Abet Gidaben. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa ating Buhay PBA Player segment. Kamusta na kaya siya? 20 dekada matapos niyang magretiro sa paglalaro. Pero bago yan, sana ay napanood nyo na din ang iba pang mga dating manlalaro na atin na ding naitampok. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. Si Abet po ay tubong Kamigin at unang nadiskubre noong siya ay naglalaro pa para sa University of San Jose sa Cebu. Sa taas na 6'5 ay maraming commercial leagues na ang nag-aabang dito. Nang masuspindi nga ang 5 manlalaro ng Crispa Redmanizers sa Mika noong 1973 dahil sa aligasyon ng pagbebenta ng laro, ay napilitan ang coach nila na si Baby Dalupan na maghanap ng mga players na ipabalit. Isa nga sa mga nakuha niya ay ang star player ng Recoletos na si Gidaben. Agad na lumuwas ng Maynila si Abet at sa team ng Crispa ay nakasama niya ang mainman nilang si Bogs Adornado at ang mga kapwa niya bagong recruit na sina Atoy Ko at Philip Cesar. At nang sumunod na taon nga ay dumating pa sina Bernie Fabiosa at Freddy Hubalde. Nang maitatag naman ang bagong liga na PBA ay isa ang kanyang kuponan sa mga sumali dito at agad na naging powerhouse at crowd favorite ang kanyang team. Si Abet ang nagsilbing primerong sentro ng team at pantapat naman sa mga naglalakihang players ng kalaban. Sa team ng Crispa ay 13 kampyonato ang kanyang nasungkit, bukod dyan ay nahirang pa siyang most valuable player noong 1983. Ngunit dahil sa krisis sa ekonomiya ay na-disband ang Crispa at nalipat naman siya sa team ng Tanduay. Isang taon naman ang nakalipas ay na-trade muli siya papuntang Manila Beer kapalit si Ramon Fernandez. Muli siyang naipadala sa koponan ng San Miguel noong 1987 at dito ay 3 kampyonato pa ang kanyang natikman. Dito rin sa team na ito ay nakuha niya ang kanyang pangalawang MVP award. Ngunit sa kaparehas na sitwasyon ay muli na namang siyang na-trade papuntang Pure Foods kapalit ni El Presidente Ramon Fernandez at nagpatuloy ang pagiging journeyman niya sa PBA. Isang taon nga lang ang nakalipas ay napunta naman ito sa koponan ng Alaska, sunod ay sa 7-Up at huli nga ay sa koponan ng Shell noong 1994. Dito ay tumagal lamang ng 2 taon ang kanyang pamamalagi bago sa edad na 42 ay tuluyan na itong nagretiro at nagpaalam sa paglalaro ng basketball. Sa kabuuan po ay may 5 beses itong napasama sa Mythical First Team, may 2 MVP award, 16 na kampyonato at kabilang sa 25 greatest PBA players. Naibilang din siya sa PBA Hall of Fame noong 2007. Isang karangalang nararapat lamang para sa kanya. After naman ng kanyang retirement ay pinasok nito ang construction business bago taong 2003 ay tuluyan nang nag-migrate sa Amerika at dito na nga nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit taong 2012 ay 2 beses itong na-stroke at napasapanganib ang buhay. Sa ngayon po ay patuloy itong nagpapagaling sa pangangalaga ng kanyang pamilya at umaasa na muling manumbalik ang lakas at sigla ng kanyang kalusugan. So yan po ang istorya ng buhay ng isa sa pinakamahusay na manlalaro ng liga na si Abet Gidaben, ang isa sa mga itinuturing na haligi ng Philippine Basketball. Salamat pong muli sa inyong panonood at kung meron pala kayong nais kamustahin na mga dating manlalaro ay i-comment nyo lamang sa baba ng video at akin naman itong babasahin at sasagutin. Manatili lang pong nakasubscribe sa ating channel dahil araw-araw may bago tayong PBA trivia na ilalabas. Until next time!